Hindi niya na napigilan na halikan ang babaeng napakaganda sa harapan niya ngayon. Matagal na pa niyang di nakasama to at di niya may kukumpara ang kapanibikang nararamdaman ngayon. "I miss you so much. If you only knew, baby," he uttered. Binaliwala niyang pagtapik nito sa kanyang hita sa oras na yon at tuloy nang nagpaanod sa bugso ng kanilang mga damdamin. Mas nahirapan siyang pasukin ng dalaga. Halatang tulad niya, hindi ito nagpapadalig sa iba. Parang birhen pa ito sa muli niyang pag-angkin dito. Sabay nilang diniin ang katawan sa isa't isa habang ramdam niyang nakayakap sa kanya si Kat. Pagkarapos nitang marating ang sukdulan, hindi pa rin to umaalis sa ibabaw niya at nasa loob pa rin ito ang alaga niya na muli na naman yatang nagiging handa. Dinampian niya to ng halik sa pisngi. "Thank you, baby, dahil bumalik ka. Mahal na mahal kita, Kat. Talagang babalik ako dahil ikaw naman ang mag-aalaga sa kambal," ani rito. "Hmm? Dalawang taon mo silang leo sa akin, Katalea. Namiss ko tuloy ang panahong maliliit pa sila. Sana nandun ako at nakasama sila. But still, I'm really thankful na bumalik kayo sa akin," ani rito. "Don't worry, may video recordings ako ng kambal since the day they were born. Intended yun para sa'yo. Huwag na lang natin pag-usapan ang tungkol sa pag-alis ko dahil ikaw mismo. Matatakot kung ikukwento ko pa sa'yo. Basta, babawi ako sa inyo, lalo na sa mga anak natin," pangako niya rito. Muli silang nagyakapan. Wala nang masihigit pa sa kasiyahang nararamdaman nila ngayong kasama na nilang muli ang isa't isa. "What's happening here? Katalea? Levi? What are you doing here?" Parehong natalanta nang marinig ang pamilyar na boses sa pintuan ng kwarto. "Dad? Daddy? Tito?" Pareho silang nadulos sa kama na makita ang nagdidilim na mukha ni Gordon Johnson. "Levi, kwarto ni na daddy to," sambet ni Kat na may kasamang kurot sa tagiliran niya. "Bueno, ikaw Stanford, kausapin mo ang daddy mo. Bukas na bukas din mamamanhikan kayo dito," sambet nito sabay talikod sa kanila at muli lumabas sa kwarto. "Baby, galit ba siya?" Nag-aaral lang tanong niya kay Kat. "Narinig mo bang sinabi ng daddy? Kung may pari ngayon, ipapakasal niya na tayo. Just go with the flow, okay? Huwag mong isasabihin na kasal na tayo noon pa. And baby, don't worry. Kilala ko si daddy. Mukhang pera yun, no? Butong-boto yun sa'yo." Natatawa pa niyang sambit. Malalim siyang nag-iisip sa loob ng kanyang opisina kung paano gagawin ang proposal niya kay Katalea. Gusto niyang maging meaningful at unforgettable ang eksena. Kahit kantong paraan man lang, makabawi siya sa kanyang mag-iina. Secretly, he bought a property for them dahil gusto niyang pagkatapos ng kasal nila sa simbahan, bubukod na sila. "Hello, Sam. Nasaan ka? Pwede ka bang dumaan muna sa office ko? May tatanong lang ako tungkol sa proposal ko kay Kat for a church wedding." Si Samara ang kausap niya sa cellphone. Sige. I'll be there in a minute." Anito at nagpaalam na sa kanya. Nakahinga siya na maluwag. May accomplish siya para sa surprise wedding proposal niya kay Kat. Alam niya magagawa ng parang ni Samara ang lahat. "Hello, baby boy. Sana bang pag-uusapan natin, ha?" Nagulat pa siya dahil hindi man lamang ito kumatok. Naka-feta jeans si Sam, naka-black crop top at black boots. Umupo to sa couch ng kanyang opisina. Tinaas pa nito ang dalawang paa sa center table. Habang seryoso nakatitig sa kanya, "So, will you suggest yung magandang ideya para sa surprise proposal ko?" Tanong niya rito. "Good question. Number one, food. Dapat lunurin ang mga bisita sa food para may lakas kami mga chaperon sa pagpalakpak." "Nandyan ka na naman, Samara. Siyempre, mawawala ba naman ang pagkain? Ang tanong ko, paano natin siya madadala sa hotel kung saan ako magpo-propose? Gusto ko kasi, after she will say yes, celebration na agad ng engagement." "Ah, yun ba? E di akong bahala. Napakadali lang naman ang pinapagawa mo." "Sige ha, ikaw nagsabi niyan. Basta ako, maghihintay ako sa convention hall. Dapat pagdating niya dito, nakatakip yung mga mata niya, ha? Dapat memorable, ha, Sam?" Napapangiti siya tuwing iisipin ang sorpresa niya kay Kat. Nang umalis ang dalaga, tinawagan na niya ang hotel at nagpabook na. May mga inutusan din siyang mag-decorate sa reception. Ang wedding ring nila, binili niya para bago. Katalea Valkyrie. Kinaumagahan, maaga siyang binisita ni Samara. Katatapos niyang maligot, pakainin ng kambal nang dumating ang kaibigan. "Hoy Samara, tumataba ka," pansin niya. "Ganto talaga, pag in love, sa pagkain," anito. Pero kahit naging medyo chubby ang kaibigan, mas bagay naman dito ang malaman. Kita ang hubog ng katawan, lalo na ang balakang. "Hoy, nakalimutan mo ba na ngayon ang birthday ng anak ni Tiger?" Nakapamewang nasambit ito sa kanya.
Ngayon ba? Wala namang binabanggit si Tiger na. Gaga, tumawag nga kanina. Halika na, dapat goddess looks tayo ngayon kasi yun ang team. Eh, wala naman akong damit pan-diyosa eh. Mukha pa lang, diyosa na. Pira niyang sambit sa kaibigan. Kung diyosa ka, eh ano pa ako? Anong tawag mo sa akin? Nagpa-cute pa si Samara na ikinatuwa niya. Tili lang ako pupunta, wala akong outfit. Ano niya? Problema ba yun? Nandun na sa hotel room ang mga damit natin, girl, no? Halika, bilis! Wala siya nagawa kundi sunda ng kaibigan. Parang kitikite kumakalakad. Sa sasakyan ni Samara na lang siya sumakay. Nang dumating sila sa hotel, sumakay sila elevator patungo sa ikatlong palapag. Nandun ang kanilang attire at mga abubot pang diyosa. Si Samara ang tumulong sa kanya na magayos. Girl, excuse me for a while ha. Babalik ako agad, promise. Anito. Di nagtagal, may narinig siyang yabag papasok sa pinto. Sam, ikaw ba yan? Tawag niya pero walang sumasagot. Shit, baka kalaban. Sambit niya. Napamura siya ulit dahil hindi pala niya nadala ang baril niya. Napamura siya na makitang tatlong taong nakaitim, may nakatakip na bonnet sa ulo. Tumakbo siya ngunit natabi niyang flower vase at nahulog yun sa sahig, kaya't nakita siya ng tatlong lalaki at mabilis tumakbo ang tatlo patungo sa direksyon niya. Ang dalawa nakahawak sa magkabila na niyang braso, ang isa ay nasa likuran niya. Bitawan niyo ako! Sigaw niya pero tila di siya pinapakinggan ng mga ito at patuloy sa pagkakaladkad sa kanya. Kaya't sinipa niya sa itlog ang lalaki na nasa kanyang likuran. Tinuhod naman niya ang alaga ng dalawa na hawak ang braso niya pagkatapos nagbigay ng sidekick sa panganan dalawa na naging dahilan para matumba ang mga ito. Binalingan niya ang unang lalaking sinipa niya kanina sa likuran, sinipa ulit sa dibdib at itlog nito. Tatayo sana ng lalaki ngulit bigla siyang lumapit dito at sinakal ito. Kat, Kataleya! Pautal na sambit nito. Bigla niyang hinila ang bonnet nito at nabitawan niya na makitang si Franz Jeller iyon. Hinila rin niya ang bonnet ng dalawang lalaki at nanlumo na makitang mga pulis yon na kasamahan niya dati, pawang mga tauhan ni Levi. What's the meaning of this? My God, Franz, I almost killed you! Aniya. Kat, I'm sorry. Ideya to ni Samara eh. Yung iprank kang nakidnap ka, pero dadalhin ka namin sa baba kung saan naghihintay si Levi para sa proposal ninyo. Mahinang sambit ni Franz. Alam niya masakit pa rin ang katawan nito. Walang iya talagang dalawang yon. Walang alam si Boss Levi. Ang Samara na yun na nag-utos sa amin kasi gusto ron ni Levi maging memorable ang proposal niya. Kinuha niya ang cellphone, tinawagan si Samara para bumalik sa kwarto. Sinabi niya ritong papuntahin na rin si Levi doon. Shit, what happened here? Nagtatakang sambit ni Levi na makita ang walang malay niyang tauhan at si Franz hingal na hingal. Levi, sinabi mo sa akin gawing memorable. Kaya, para di makalimutan ni Kat ang araw na to, ayun, kidnapping prank ang ideya ko. Paliwanag ni Samara. Ang sabihin mo, may galit ka sa akin. Sambit ni Franz, hawak-hawak pa rin ang leg nito. Hoy, kung gusto kitang patay, nun ko pa ginawa, no? Malditang sambit ni Samara dito. King dalawa talaga. Masaya na ba kayong natupad ng hiling ninyo? Levi, I will never forget this day. Anya rito. Baby, sorry talaga ha. Hindi ko ini-expect na ganito palang plano ni Samara. Nako, marami mga ibang tao dyan kung saan ka po pwede magtanong kay Samara pa talaga. Para namang di mo kilala tong babaeng to. Bumaba na silang apat at iniwan na lang ang dalawang lalaki na nakatulog na nga ng mahimbing. Kataleya Valkyrie Mondragon Johnson, will you marry me? Sambit ni Levi sa kanya na makarating sila sa loob ng convention hall ng hotel. Nasa pintuan pa lang sila, biglang lumuhod na si Levi at nang may nag-abot ng mic sa likuran, bigla na lang itong nag-propose sa kanya. Pero bago magsalita, tiningnan muna niya napakaraming tao sa loob ng venue. Naroon lahat ng Mondragon at Stanford, pati na rin mga kaibigan niya, nag-aabang na ng kanyang sagot. Alam mo naman ang sagot ko sa tanong mo, right? Nag-effort ka pa talagang lumuhod, Levi. Simula't sa pool, alam mo namang patay na ako sa'yo, kaya tumayo ka na dyan, dalayo ko ng drama. Hinila niya to at siniilto ng halik. Tumayo naman ang mga bisita at nagsipalakpakan. No more dramas? Sambit niya sa asawa. Okay, tapos ng shooting, maaari na tayong kumain. Biglang tumigil sa paglakad nang marinig ang sinabi ni Samara na may isa pang mikropono. Di nila napansin na sa harapan para to ng stage. Baby, paano mo ba naging kaibigan tong si Samara? Pinaglibayin sa pagkain? Di ko nga rin alam kung paano, baby. Kung pinipili lang kaibigan, ikisang bruhang yan. Ani ang madilim ang mukha nakatingin kay Samara.
Ay nako, mga madlang people. Nagbibiro lamang po si ating ninyo. Hindi pa po nag-uumpis ang selebrasyon. Sambit naman ito ng kanyang kaibigan sabay sa harapan. Sana niyo sa nito si Samara na umupo na muna sa upang nasa gilid ng stage. Nakita niyang nag-F sign muna to sa bakla bago ito umupo sa gilid. Well, muntik na ako mawalan ng role ha. Imbes komisyon na makukuha ko ngayong araw, baka mauwi pa sa konsumisyon. Pagpapatawa ng bangklang MC na ang tinutukoy ang talent fee sa araw na yon. Nagsalita at tungmali at tinawag ang mga magulang upang magbigay ng short messages at advices sa kanila. Tinawagan din isa-isa ang mga kaibigan ni Levitt ang sumunod kaibigan din niya. Nandun din ang kambal. Natutulog ang dalawa umpisa pa lang ng programa. Ngunit kalaunay nagising at kinarga nila ni Levy ang mga to habang nasa harapan sila. And now, let's all stand for the prayer before meal. Saad ng baklang MC. Si Franz ang tinawagan para sa prayer pero nataranta si Samara at ito ang kumuha ng mic. Marunong ba siyang magdasal? Nag-aana lang tanong ni Levy sa kanya. Hindi kita masasagot, baby. Sagot niya, tinintay na lang magsalitang muli ang kaibigan na hindi yata tinatabla ng hiya. Ako na lang magdadasal, baka hindi kayo matunawan pag si Franz nag-lead ng prayer. Malakas itong sambit sa mikropono. Narinig niyang pagtawa ng mga bisita. Napailing na lang siya. Sa lahat ng mga kaibigan niya, si Samarang abnormal. Pati ba naman engagement party nila ni Levy, nagkakalat pa to? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Bless me, Father, for I have sinned. Bless also the foods around me and the people too. May this food nourish their body. Thank you for this celebration as Levy and Kath already joins their hand. Thank you, everybody. Let's eat all you can. Seryoso nitong sambit sa harapan. Naiwang tulala ang mga bisita sa dasal na yun ni Samara. Kat, next time please, pakitago ng mic. Bulong sa kanya ni Levy na kinangisi lamang niya. So, Levy, kailan ka ikakasal ni Kat sa simbahan? Nakangiting tanong ni Mayor Sandro. Next month, Dad? Malapit na yan. Anyway, congrats to the both of you and thank you for giving me two wonderful apos, Kat. Manang-mana talaga sa Stanford's. Proud na sambit ng Mayor. Hayaan mo, baby. Sa sunod na mga anak natin, baka magmamana na sa Johnson side ninyo. Bulong sa kanya ni Levy. Wag na nga muna. Mapaparalyze na yung ano ko sa'yo eh. Biro niya rito. May naalala tuloy ako. Why not let's just leave now and let's go ahead upstairs? At ang dalawang to? Ginuso niya ang kambal na nakaupo sa kandungan nilang dalawa. Eh di, iwan muna natin sa mga yaya nila. Levy, engagement party pa lang to, no? Hindi pa to kasal, hindi pa honeymoon. Huwag ka nga advance mag-isip. Aniya. But I want you, now. Natawa siya sa itsura nito. Ani mo naniningil lang utang sa kanya. Well, he is really cute, especially when he is begging. Ayaw na muna niyang bumigay dito, after na lang ng kasal nila. Hindi muna tayo magsasama. Dapat pagkasal na tayo, tsaka pa lang tayo magsama sa isang kama. Ha? Isang buwan pa? Eh, dalawang taon nga kinaya mo eh. Isang buwan pa kaya? Umaangal ka na ba sa akin, Levy? Gusto mo ba matulog ulit at pagising mo? Kasal na natin? Matapang niyang sambit. Don't remind me about that. Anito. So, huwag ka na makulit. Kapag sinabi ko nang kapag kasal na tayo, sumunod ka na lang, my dear husband. Ano pa bang magagawa ko? Baby, I love you. Pagkatapos nga ng kasal nila, dumiretso na sila sa private yacht ng mga Stanford. They will be celebrating their honeymoon on the sea while sailing. Ang kambal iniwan muna nila sa parents niya. Marami namang nagbabantay sa manso ng mga kasamahan ni Franz, kaya't panatag ang loob nila. Isa pa, inutusan niya rin si Samara na magbantay na rin. Wala naman silang kaaway, ngunit mas maigi na rin ang may nagbabantay sa mga kilos nila. Stanford's, Mondragon, Johnson's are high-profile business owners in the Philippines. So, pwede na ba? Tanong ng asawa niya. Tumango siya rito sabay harap sa nakangiting mukha nito. Oh God, napakagwapo ng asawa niya. Si Levy ang tipo ng lalaking napakagwapo kapag sumalayoan, pero mas magiging gwapo lalo kapag sumalapitan. Nakakalunod ang mga mata nito na tila isang malawak na karagatan kung tititigang maigi. His godlike features did not ever fade. Ito pa rin ang Levy nung kabataan nila. Wala pa rin pagbabagong itsura nito. Para sa kanya, ito lang ang natatanging lalaking iibigin niya. Di niya alam kung talent niya bang umibig sa isang lalaki. Crush lamang niya noon, asawa na niya ngayon.
She's really lucky to have him in her life. Inalis itong ilang hibla ng kanyang buhok na nakaharang sa mukha niya. Napakalakas kasi ng hangin sa gitna ng karagatan. He kissed her lips filled with emotions. But tagos hanggang sa puso niya mga halik ni Levi, lalo pat kapag pipikit siya. She can feel his love crawling entire her body. Mahal kita, baby. I love you more, Kat. Hindi niya sasabihin na ito ang pinakamasayang araw niya dahil noon pa man, nung una pa lang niyang nakilala si Levi, walang hanggang kasiyahan ang kanyang naramdaman. That's why she chose to protect him, because he loves him. At alam niya rin mahal na mahal siya ng kanyang asawa. He proved it several times already. Catalea Johnson Stanford would never unlove her husband. It did not happen, even in just the blink of an eye. What are you cooking, baby? Tanong niya kay Levi na makita tong nasa kitchen at nagluluto ng pagkain nila. Kagigising lamang niya. She is really sore and tired last night. Ayaw na yata siyang tigilan ng asawa eh. Feeling niya para siyang OFW, dalawang taong tigang at nang umuwi, ihi lang pahinga. Mabuti nga nagising pa siya kahit alas 9 na ng umaga. Abote nga ang ngiti ng kanyang asawa habang nakatingin sa kanya. Sa lahat ng misyon niya, kay Levi siya natalo. Ngunit naiintindihan niya ito. Isang buwan niya itong tiniis at alam niya, gigil na itong maikama siya. Well, kahit naman siya excited sa honeymoon nila eh. Who could resist to Stanford? He is every woman's dream. Umupo siya sa maliit na kitchen island. She stares at him while he is half naked, chopping the lettuce and fruits. I know you're tired, kaya gumawa ko ng lettuce salad. I know, favorite mo to. Napakaswerte nga naman talaga niya. Totoo nga naman talagang hindi natin masasabi ang future natin. Mahal ka noon, iba na ang mahal ngayon. Wow, thank you ha. Napakabait mo naman ngayon. Sana tuloy-tuloy na yan ha. Baka bonus nang yan dahil nakailang puto ka kagabi. Pagbibiro niya dito. Napakabastos talaga ng bibig mo, Kat. At bakit? Ano naman ang sasabihin ko? Masama bang maging brangka, ha? Nakataas kilay niyang sambit sa asawa. Magkaibigan nga talaga kayo ni Samara Bright? Anito. Well, wala ka ng choice, Mr. Stanford, kundi pagtiisa ng pagiging ganto ko. Wika niya na may kasamang pag-irap. Of course, I know that. Ah, may rule nga pala ako. Bawal mong babae kung ayaw mong pasabugin kong bugo ninyong dalawa. Heist, yan na naman tayo sa bantang yan. Paano nga ba ako mambababae? Eh kasi nga, di ba? May device kang nilagay sa ano ko na kapag papasok sa ibang butas, sabog ka agad? Napakamot ng ulo ang asawa. Well, mabuti naman at naaalala mo pa. Humahagikik niyang sambit. Paano kasi? Naniwala pala talaga ito sa device na sinasabi niya dati, eh kalokohan lang naman niya yun. You see? Tsaka kahit walang device na yon, hindi ako mambababae. May napakaganda at napakamalambing akong asawa. Good. At saka hoy, nasa Diyosa ka na, tatandaan mo yan. Hinagkan siya nito. His lips taste like fruits. Nakakabaliw at nakaka-addict ang labi ng asawa niya. Eh kung ikaw na lang muna kaya ang kainin ko, baby. Sobrang daldal mo. Lumuhod nga to mula sa kinaupuan niya. Hinawi ang suot niyang bathrobe. Muli na namang tumambad ang kanyang hubad na katawan sa asawa. Napakalikot ng dila ni Levi. Walang tigil tuloy siyang napapaungol dahil sa hiliting hatid ng mga halik nito sa kanya. Mas lalo yata siyang nabasa sa ginawang iyon ng asawa niya. Moan, baby, please. Utos ito sabay sip-sip sa kanya. Hindi niya na alam kung pang ilan na to ngayon simula pa kagabi dahil walang pagod ang kanyang asawa sa pag-angkin sa kanya. Mabilis sa mga iyari at kapwa na sila ngayon hubad sa labas ng yate. Hindi man alintana ang mga ungol at murang pinapakawalan sa kanilang bibig ng mga oras na yon. Naramdaman niya ang paglabas ng mainit na kata sa kanya. Naramdaman din niya ang kay Levi sa loob niya. She can feel their juices squishing inside her body and it made her feel good and satisfied. I will make sure pagbalik natin may binhi na naman sa sinapupunan mo, baby. Bulong nito sa tenga niya. Sa dinami-dami ba naman ang tiranin mo, no? Siyempre naman. Sharpshooter, mga Stanfords, baby. Yabang mo, oy. Tara na sa loob at pag nasira pa tong railings, baka gawin tayong snacks na mga pating. Ang mahal pa naman ng sunblock ngayon. Inakbay niya ang asawa. Hinila to papasok ulit sa kitchen. Kanina, di naman nagre-reklamo. Wika ng asawa niya na kinatuwa niya. Wala na nga siyang mahihiling pa.
ang pamilya niya ang tanging nagpakompleto sa buhay niya na hindi niya ipagpapalit sa anumang salapi at kapangyarihan. She promised herself to protect them. Siya pa rin naman si Lady Phantom. Hindi magbabago yun ang panahon. She is still the world's deadliest assassin na hindi magugustuhin kalabanin. Pilya, prangka, pero marunong magmahal at may puso. Cataleya Valkyrie Mondragon Johnson, aka Lady Phantom, is now signing off. Levi Nathaniel. Nagmamadali siyang makarating sa school ng kanilang bunsong anak na si Ace. Tinawagan siya ng advisor nito na nakipagsuntukan na naman to sa kaklaseng lalaki. Ace is 8 years old at grade 3 pa lang ito. Ikatatlong beses na itong nangyari na nasangkot ang kanyang anak sa gulo. Napahilo tuloy siya sa kanyang sentido. How could this be? Kababaeng tao nakikipagsuntukan sa lalaki? For Pete's sake, kahit siya hindi pa nasangkot sa gulo ng kapanahunan nila. Good afternoon, ma'am. Bati niya sa advisor ni Ace nang dumating siya ng classroom. Mabilis lumapit sa kanya si Ace at niyakap siya. Baby, what happened? Nauna siya, daddy eh. He's always teasing me. Binubuli niya ako kaya ginawa ko yun. Depensa nito sa sarili. Eagle, totoo ba ang sinasabi ni Ace? Tanong ng teacher sa batang lalaki. Eh, tinukso ko lang naman siya, teacher eh. Bigla na lang niya akong sinuntok. Sagot ng batang lalaki. Ace, just say sorry to your classmate. Nasaktan siya. You should have told your teacher when he teases you. Hindi yung nanuntok ka kaagad. Paliwanag niya sa anak niya. Pero daddy, siya po ang nauna. Just say sorry to him, Ace. Napalakas ang boses niya sa anak. Sorry, Eagle. But next time you tease me, I will rip your throat. Malakas sa sambit ng anak niya na kinagulantang niya. Ace Valkyrie, say sorry in a proper way. Pananitan niya sa sinabi nitong tila, binabantaan pa ang batang lalaki. I'm so sorry, Eagle. Wika nito sa malumanin na tono. Ma'am, pasensya na po kayo sa anak ko, ha? Paghingi niya ng paumanhin sa teacher ni Ace. Di naman nagtagal dumating ang mga magulang ng batang lalaki. Humingi siya ng paumanhin sa mga to at tinanggap ng mga to dahil sinabi na naman ng anak niya sa magulang ng batang lalaki na itong unang nanukso. Anak, Ace, I hope that would be the last time that your teacher will call me, ha? Sana hindi maulit yung panunantok at pahikipagsuntukan mo sa mga haklase mo, ha? Baby, remember, babae ka. You're my baby princess, kaya act like one, baby, okay? Malambing niyang sambit sa kanyang anak na nasa tabi na niya ngayon. Naghintay na lang siya hanggang sa dismissal time ng klase nito. Yes, daddy, I will, and sorry po. I love you so much, baby princess. Remember that. Anya rito. Love you, daddy. Nang dumating sila sa manso, nag-aabang na si Kat sa sala. Kitang-kitang pag-aalala sa mukha nito. Kanina habang hinintay si Ace, sinabi niya rito ang tungkol sa ginawa ng anak sa kaklase nito. Ace, ano na naman ang ginawa mo, anak, ha? Halika nga rito, mag-usap tayo saglit. Lagi kong sinasabi sa iyong tungkol sa mga kaguluhan na yan, ha? Hinila ni Kat si Ace patungo sa kwarto nito. Kitang-kita niya ang giggle sa mukha ng asawa. Cataleya's POV. Kanina pa niya inaabangan ang pagdating ng bunso niyang anak galing sa school. Kanina tinawagan siya ni Levi na nanuntok na naman to ng kaklase. Parating pa lang ang mag-ama, madilim na ang mukha niya sa anak. Ace, ano na naman ang ginawa mo, ha? Halika nga rito, mag-uusap tayo saglit. Lagi kong sinasabi sa'yo tungkol sa mga kaguluhan na yan, ha? Malakas niyang sambit sa anak. Mommy, sorry. Sambit ni Ace sa kanya. Ngunit tinatak nito papasok sa loob ng kwarto at biglang nilakang pintuan. Anak? Tawag niya rito. Nilagay nito ang bag sa mesang nasa gilid at lumapit sa kanya. Up here, anak? Nag-high five siya dito. Shh! Baby, huwag kang maingay. Baka marinig ka ng daddy mo. Ang akala ni Levi, pinapagalitan niya ang anak, ngunit siyang nagtuturo dito maging palaban at matapang. Pero pag nasa katwiran lang at pag ang kalaban ang nauna, dapat bigyan agad ng leksyon. Nililihim niya kay Levi ang pagtitrain niya kay Ace Valkyrie. She's just 8 years old but she's already an expert in close combat skills and she's also a sharpshooter and a sniper like her. Pero lagi niyang pinagsasabihan nito na huwag dapat matakot, lalo na kung may namimintas o nambubuli dito. Eh, mommy, siya naman nauna. Tinuntukso niya ako lagi at kinuha niyang snacks ko. Sabi ko nga, hati kami sa sandwich pero hinila niya kaagad, kaya naggalit ako. Bigyan mo nga ng leksyon, anak, para at least hindi niya gagawin ulit yun sa'yo at sa iba. Pero baby, huwag kang susobra, ha? Dapat good girl pa rin. Paalala niya sa anak. Yup, mommy.
Mabait naman ako sa mga mabait sa akin. My attitude depends on how they treat me. Sagot nito. Nasobrahan yata ang dasal ng mga ninong at ninang mo sa'yo ah. Sambit niya sa anak. Di nagtagal, narinig nilang sunod-sunod na katok sa pintuan. Binuksan niyo ni Ace at pumasok ang kabal na si Azzy at Adi kasama si Levi. Humiga silang lima sa malapad na kama ni Ace. Nasa gitna nila ni Levi ang tatlong anak. Ang twins na kamukhang kamukha ng ama at ang bunso naman na kamukhang kamukha niya. Mga anak, tandaan ninyo palagi, kahit maging makapangyarihan kayo balang araw, huwag kayong manliliit o maninira ng kapwa ha? Stay humble at kailangan pantay-pantay lahat ng tao, mahirap man o mayaman. Kapag binato kayo ng bato, batoy nyo ng tinapay. Panimula ni Levi. Oo, pero huwag nyo rin hahayaan na maksaktan kayo ng mga tao sa paligid ninyo. Always show them who is the boss. Teka Levi, mga anak, itong tatandaan ninyo ha? Pag binato kayo ng bato, batoy nyo ng granada. Singit niya sa sinabi ni Levi. Kat, kaya nagigising anong yan si Ace? Sa tingin ko ikaw talaga nagtuturo dyan sa anak mo, no? Anito. Sinasabi ko lang din naman eh. Ikaw kasi kulang na lang, tubungan ka ng pakpak ng anghel. Para kang pare, Levi. Eto na naman tayo, Kat. Mga anak, yung sinabi ko ha, be good to others. Kapag may nang-away sa inyo, pray for them, okay? Nako mga anak, huwag masyado maging mabait. Maraming abusado ngayon sa mundo. Dagdag pa niya. Mommy, Daddy, wag na po kayo mag-away, please po. Magiging good naman po kami ni na ate at kuya lagi. With a slight of being maldita lang. Mahabang salaysay ni Ace. Yes po, ma'am. Don't worry po. Please, hug na po kayong dalawa. Pakiusap ni Adi sa kanila. Oo nga, Mom and Dad. We will always remember your advices naman po. Palagi, ani Azzy. Di naman nag-aaway ang mommy at daddy mga anak. Nag-uusap lang kami, di ba, daddy? Nakangiti niyang sambit sa asawa. Yes, mga anak. Love ni mommy at daddy ang isa't isa at hindi kami mag-aaway. Dagdag ni Levi. Niyakap nilang dalawa na mahigpit ang mga anak. Napakaswerte nila sa tatlo. Dahil lumaki ang mga tong magmamahal at naglalambing. Pangako niya sa kanyang sarili. Na palagi niyang poprotektahan ang kanilang mga anak. At hindi hahayang mapahamak ang mga ito. I love you mga anak ko. Mahal namin kayo. Hindi siya mapapagod ulit-ulitin ang mga salitang yon. Time flies at balang araw, may sarili na ring mundo ang mga ito. Ang story nila ni Levi lilipas at darating din ang panahon ng mga anak nila. Sino kaya sa mga anak nila ang papalit sa kanya sa organisasyon? Ang patakaran hindi dapat mapuputol. There is no end, button in the assassin's world. Someday, someone will take her place in the world of assassins. The next Lady Phantom will be revealed soon.